Totoo po ba? Isa sa mga nangungunang regrets at the same time, mistakes ng maraming mga matatanda, maraming mga magulang, yung nagbigay ng sobra-sobra at hindi nagtira sa sarili. Anong pinapakita nito? Una, pag hindi mo natutunang magtabi para sa sarili mo, isang araw, may iiwang ka sa isang tabi. Totoo po ba? Nangyayari yon? May mga tao, may mga magulang na nasa isang tabi na lang ngayon. Alam niyo po, sobrang sakit sa isang magulang na ni hindi ka madalaw ng mga anak mo. Totoo po ba nangyayari yon? Bilang magulang, alam niyo po, sobrang sakit na yung mga anak mo, nagtatrabaho, ni hindi ka masilip. Sobrang sakit sa isang magulang na yung mga anak mo, nagkapamilya lang, hindi ka na madalaw, hindi ka na mapuntahan. Pero alam niyo po, yung mas masakit bilang magulang, eto yung mas masakit bilang magulang, yung hindi ka na madalaw ng anak mo, wala ka pang pera. Totoo po ba yun? Yung hindi ka na maalala ng mga anak mo, wala ka pang pera. At yung hindi ka na mapuntahan ng mga anak mo, wala ka pang pera. Ikalawa, huwag mo nang asahan na lahat ng binigay mo, ibabalik ng mga pinagbigyan mo. Tandaan nyo po, madalas kaya tayo nasasaktan, hindi natin maiwasang mag-expect. Totoo po ba yun? Na yung binigay natin, babalik sa atin. Totoo po ba? Madalas kaya nasasaktan tayo, hindi natin maiwasang mag-expect na yung mga sinuportahan mo, susuportahan ka. At totoo po ba? Madalas kaya tayo nasasaktan, hindi natin maiwasang mag-expect na yung mga binigyan mo, bibigyan ka din. What does it mean? Kahit masakit, tanggapin mo na. Hindi lahat ng tinulungan mo, tutulungan ka pagtanda mo. Kahit masakit, tanggapin mo na. Hindi lahat ng sinuportahan mo, susuportahan ka pagtanda mo. At tanggapin mo na, kahit masakit tanggapin, hindi lahat ng binigyan mo, bibigyan ka pagtanda mo. Hindi lahat ng tinulungan mo, tutulungan ka pagtanda mo. Alam niyo po, again, ganun pa man, it doesn't mean hindi ka natutulong. Tumulong ka pa rin, pero magtira ka sa sarili mo. It doesn't mean na hindi ka nasusuporta, sumuporta ka pa rin, pero magtira ka sa sarili mo. And it doesn't mean na hindi ka na magbibigay, magbigay ka pa rin, pero magtira ka para sa sarili mo. Another thing na regrets at minsan mistakes na rin ng maraming mga tumandang tao. Patuloy na nabubuhay sa glorious days ng nakaraan. Totoo po ba? Maraming mga magulang, lalo na nagkakaedad na, hirap na hirap bumitaw doon sa mga masasayang araw ng nakaraan. Totoo po ba yun? At totoo po ba? Maraming mga magulang, lalo na yung mga nagkakaedad na, hirap na hirap bumitaw doon sa mga masasaganang araw ng kanyang buhay. At maging doon sa mga matatagumpay na araw ng nakaraan ng kanyang journey. Ang resulta, kung hindi tayo nasasaktan, napupuno tayo ng regrets. Totoo po ba yan? Sa mga magulang, ang resulta, kung hindi tayo nasasaktan, napupuno tayo ng panghihinayang. At ang resulta, kung hindi tayo nasasaktan, sinusubukan nating ibalik ang nakaraan. Sino po aminado? Madalas hindi mo maiwasang ibalik. Piliting ibalik yung nakaraan. Totoo po ba yan? Sa mga magulang, yung lagi mong binabanggit, yung mga panahon na punong-puno ka ng kalakasan, panahon na malakas ang kita mo, panahon na puno ng tagumpay ang journey mo. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, huwag mo nang piliting ibalik yung hindi na talaga maibabalik. Totoo po ba? Sa ayaw at sa gusto mo,
may mga masasayang araw sa buhay mo, hindi mo na talaga maibabalik. Niniwala po kayo doon? At totoo po ba, sa ayaw at sa gusto mo, may matatagumpay na araw sa nakaraan na hindi mo na maibabalik. And at the same time, totoo po ba, may mga masasaganang araw sa nakaraan ng journey mo na hindi mo na talaga maibabalik. That's why, kung may saya na ibinibigay ang kasalukuyan mo, i-enjoy mo na ng todo-todo. Sa lahat po ng nakakarinig ng mensaheng ito, sa mga may edad, sa mga young pro, sa mga kabataan, kung may ibinibigay na pagkakataon ang buhay para i-enjoy mo, i-enjoy mo na ng todo-todo. Kung may tagumpay na ibinibigay ang kasalukuyan mo, i-enjoy mo na ng todo-todo. At kung may kasaganaang ibinibigay ang kasalukuyan mo, i-enjoy mo na ng todo-todo. Dahil hinding-hindi mo na siya maibabalik pa kahit gustuhin mo pag umalis na. Ikalawa, huwag mo na subukin hanapin ang ayaw ng magpakita. Tanggapin mo na ang katotohanan, may mga kasama ka na dati na hindi mo na makakasama sa present at future mo. Maniwala ka, hindi lahat ng kasama mo ngayon sa mga susunod na araw makakasama mo pa. Tanggapin mo na yung katotohanan, may mga kapamilya ka na hindi mo na talaga makakasama sa present at future ng buhay mo. At tanggapin mo na yung katotohanan, may mga mahal ka na kahit gusto mo pang makasama, hindi mo na talaga makakasama sa present at future ng buhay mo. That's the point. Tandaan nyo po, pag marunong tayong tumanggap ng katotohanan, nababawasan yung sakit at regrets sa buhay. Pag marunong tayong umalis doon sa nakaraan, nababawasan yung regrets at sakit sa buhay. At pag marunong tayong magpalaya ng tao, nababawasan ng sakit at regrets sa buhay. Dahil sa buhay, tandaan nyo po, hindi lahat kinikip. Sa buhay, hindi lahat hinihintay. At sa buhay, hindi lahat dapat pinanghihinayangan. Minsan, ang kailangan mo lang magpalaya. Minsan, ang kailangan mo lang mag-move on. At minsan, ang kailangan mo lang magsimula uli kahit pa sa last stage ng journey mo. Again, may mga tao hindi nagugusto yung makasama ka hanggang sa iyong pagtanda. May mga tao na kahit gustuhin mo pa, hindi na talaga pwede na makasama mo. Either muwi sa Panginoon or mas pinili na lang na hindi ka makasama hanggang sa pagtanda. At kapag ka natututo tayong tumanggap ng reality ng buhay, alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, nababawasan yung sakit sa kalooban, nababawasan yung regrets, nababawasan yung pain ng mga pangyayari sa buhay natin. Now, another thing na regrets at karaniwang mistakes ng mga tumandang tao, maraming lesson sa buhay, late na ng matutunan. Totoo po ba yan? Maraming mga lesson sa buhay, minsan late na natin natututunan eh. Alam niyo po, totoo ba maraming magulang, late na nung ma-realize na ang hirap pala ng walang pera pag tumanda ka? Sino po rito aminado? Ang hirap pala ng walang pera. Sino rito naranasan ng walang pera? Totoo po ba? Di ba? Hindi madali yon? Lalo na pagtanda mo. At sino po aminado, late na nung ma-realize mo na kahit pala kapamilya mo, pwede kang makalimutan pagtanda mo. Totoo po ba? At sino po aminado, minsan, late na nating ma-realize na kahit pala yung mga tinulungan mo, pagtanda mo, pwedeng hindi ka na tulungan. Alam niyo po, minsan, ang pinakamatindi rito,
Minsan late na natin nare-realize na pwede pala tayong mag-isa pagtanda natin. What does it mean? Una, wag na wag mong susubukan tumanda nang walang pera. Sa mga kapwa ko po magulang at sa mga magiging magulang, sinisiguro ko sa iyo, sobrang sakit yung point na hindi ka man lang maalalang abutan ng mga anak mo. Sinisiguro ko sa iyo, sobrang sakit yun yung hindi ka man lang maalalang abutan ng mga anak mo na pinag-aral mo, kinalinga mo, pinagbuhusan mo ng panahon mo. Sinisiguro ko sa iyo, sobrang sakit yung point na maalala ka't hindi ng mga anak mo. At sinisiguro ko sa iyo, sobrang sakit yung point na parang pulubi ka na nanlilimos sa mga anak mo.